Yes. I'm sorry, very, very sorry to interrupt. Secretary Babe Singson, I'm saying this po in front of the Mayor of Candaba at lahat po ng 4 distrito. Hindi po kami papayag sa impounding po sa Candaba Swamp. That is a wrong concept and we are not going to allow that. Diyan po sa Candaba, diyan po nag-umpisa ang Hukbalahap movement. If you want a security problem, sirain niyo po yung hanapbuhay po ng lahat ng mga magsasaka sa Candaba. Mag-walk out po kami dito. Ma'am, excuse me. The total Candaba Swamp is 2,000 hectares. Okay. Now, imbis na nababaha yung buong 2,000, like what's happening today? Sir, Candaba Swamp and impounding is not the problem. There are many problems that includes, number one, subsidence for downriver. Number two, I'm sorry? Subsidence for sinking of but the land. But that's, that's what precisely what he was explaining, is that hindi na nga hindi na napuno na eh. So, hindi natin, sa downriver sa inyo, kaya nga hindi na bumababa yung tubig dahil puno na dito sa baba. Naiimbuto po. Kaya nga, pero hindi, this is not something that we're doing intentionally. It is something that has happened because napakalakas ng ulan. Hindi po napakalakas ng ulan because the water in napakalakas ng ulan dun sa taas, kaya bumaba yung tubig. Yes po, but all the right. Water level was let's, not instead abnormally of, instead high. Of, instead of arguing about it, what do you suggest? Ito po ang suggestion ko. Number, I will go, reasons, no? Sige na po, okay, excessive rain. But this is not the largest storm that ever hit Pampanga. Number two po, silting po, the rivers are silted down. Let me focus you a little more clearly. What is your objection to the plan as Mr. Babe Singson has just My objection to the plan, Candaba po, is this has been going on for a long what time. What has been gusto going po on? Gusto nila, yung tubig po sa Candaba gagamitin po sa kanilang waterworks. Ngayon po, Candaba is, ito lang ha, food security po ang importante sa Candaba. Hindi po natin pwedeng galawin. And number two, this is private land. Hindi po pwedeng mag-impounding lang po okay, ng tubig so what's the dun. Solution? The solution po is to continue dredging, to check po on the flood control plan po of the Bulacan Airport okay, to make sure makalabas po yung tubig. Having supervised and administered all these dredging projects all around the country, they are temporary and exceedingly expensive. Sir, meron po kaming Korean loan that's going to happen. So sana po matuloy yeah, but po yun. Everywhere that we dredge, bumabalik din eh. Hukay ka ng hukay, tapos after 6 months, wala pang 6 months, puno na naman. Ang meron po namin is dredging with slope protection. That is the subject of our Korean loan. The siltation does not come from the slope. The siltation comes from upriver. Totoo naman po yun. It's upriver dahil nakalbo na yung mga bundok natin. So bumababa ang topsoil. And kahit na i-dredge mo, bababa pa rin yan. So that's the problem. You cannot continue to dredge. Number one, I will tell you. First, it is a very temporary solution. It lasts for, maganda na yung 4 to 6 months. Tapos magde-dredge ka ulit. Number two, napakamahal gawin. So, we cannot continue to do this as a solution na every season magde-dredge tayo. Malulugi ang buong gobyerno kung yan lang ang gagawin natin. We have to find a long-term solution. Now, the Candaba Swamp is not being proposed to be used as for one thing or another except as an impounding to keep the water up here na hindi bumababa. Hindi naman sisirain yung hanapbuhay doon. Eh, swamp na nga eh. Dadagdagan lang ng tubig. So I know you feel strongly about it, but I don't quite understand why. Ito lang po, no, sa Candaba Swamp po, this is very important. Food security po ang Candaba Swamp. The Candaba po, 3 plants 3 times a year. Pag linagyan niyo po yan ng tubig, dadagdag naman po ang rice import natin. In fact, the 4th District of Pampanga is the only rice-producing region right now in Pampanga. Mag-impound nyo po yung tubig, wala na pong rice dito. Ayaw sa amin. Sir President, may we ask the Mayor of Candaba po to let us? Ayaw di Mayor of Candaba. The project of the former Secretary way back 2013
and those affected farmers, families, more than 9,000 in Candaba of that 2,000 hectares. Mr. President, wala silang pinropose sa amin that these 9,000 affected farmers will be given another job. So kaya tumayo yung mga kapangpangan, yung mga taga-Candaba before, and we opposed this with Congressman Rimpi Bondoc. Na ayaw namin sa Candaba. I will interrupt here. Pinag-uusapan lang natin yung technical solutions doon sa baha. Okay? Yes, sir. So, ito ang sinasabi na maaring solusyon. Ngayon, tama ka, like a good LGU executive, inaalala mo yung hanapbuhay ng mga mawawalan ng hanapbuhay. Ang pagkakamali sa unang proposal, hindi nagbigay ng kapalit. Tayo naman, kung gagawin natin, may kapalit. Hindi na, wala tayong interest na sirain ang hanapbuhay ng 6,000 na farmer. Di ba? So we will do that. But what we are trying to do right now is to assess the technical aspects of the flooding. Ano ba nangyari? Bakit hindi bumababa ang tubig? Ano bang maaari nating gawin? Ngayon, may epekto 'yan. Sasabihin natin, ilalagay natin sa swamp. Paano nga yung mga nagtatanim doon? O di maghahanap tayo. We will find something else for them to do. We'll find another piece of land. Hindi naman natin sila pababayaan. Thank you. Pag nangyari yun, magre-resign na ako ng DA dahil sir, mali na yung aming... Thank you, Mr. President. Hindi na tama yung aming plan. Yung Congresswoman Ana York na dredging and desilting. Yeah. Kasi bata pa ako, lumaki ako sa Candaba, nakita ko before, malalim yung Pampanga River before. Mm. And now, yung Arayat, Candaba, San Luis, kapag hindi tag-ulan, naglalakad na lang ang mga tao, masyado ng mababaw, Mr. Former Secretary. Siguro, bigyan ko ng suggestion yung kay Congresswoman Ana York. One of the solution, aside from that, gagawin nating water impounding ang Candaba and other municipalities, from Masantol, paakyat dito sa amin, i-desilt natin, i-dredge natin. Mr. President, payag naman kaming mga mayors na bigyan nyo kami mga dredging machine. With our budget, tutulong kami na continuously i-dredge namin yung area po namin. Well, ang nangyayari po kasi ngayon, may mga dredging tayo na hindi tumatakbo po yung iba. Kaya ang Pampanga River, masyado nang mataas yung bed niya. Tiga. Kaya pagdating po ng tubig, nag-o-overflow ka. Teka, naliligaw tayo eh. Ang usapan dito, ano ang gagawin, bakit matagal bumaba ang tubig? Number one, paano natin, dahil nga malakas ang ulan. This is what people, kailangan maunawaan ng tao. Lahat ng karanasan natin tungkol sa panahon, wala na yan. The weather is changing. Hindi na tayo babalik sa dati. Ganito na ang climate change. I'm sorry, it's really bad news and we all don't want to deal with it, but we have to. I'm sorry, but ganyan na ang nagbago na ang mundo. At yung mga inaasahan nating season, planting season, wet season, dry season, di na sumusunod. Yung ganitong klaseng pagbuhos ng ulan, doon sa amin, doon sa norte, nung dumaan yung Egay, the last time that nakaramdam kami ng ganun, more than 20 years ago. Bumalik. Kaya hindi na maari na gagawin natin yung dati nating ginagawa. Dahil it doesn't work anymore. We have to think of new things. We have to be more attuned. Kailangan na unawaan natin na mabuti ang problema ng climate change, ano ang naging epekto dito sa atin. So that's the first thing that yan ang una dapat nating maunawaan at matanggap. Yan na talagang katotohanan ngayon. Hindi na talaga magbabago. Yung dating summer natin, Mayo, Abril, pagkatapos ng summer magtatanim tayo, January nagmi-mill na tayo, wala na yan. Alam ko, nahihilo tayong lahat, pero wala na yan. Kaya kailangan natin mag-isip
ng mga panibaw. Kung umulit ito, mag-dredge tayo, sabihin natin. Ha? Tapos dahan-dahan bumaba ang tubig. Mga 6 months from now, umulan ulit ng ganito. Anong gagawin natin? Baha ulit. Sir, may I? The last time, if I remember, nung way back 2010, Secretary, na pinaista po natin ang desilting project, tama po ba? Mm. So from that time, itong mga dredger po na na-assign dito sa province ng Pampanga, sir, we have, I think, 8 dredger machine, boss. Kaso, boss, here's the mayor, they all know na pag tumakbo itong mga dredger natin na to, swerte nang tumakbo ng 3 beses sa 1 linggo at sa 2 oras lang natatakbo. So there's no accomplishment po. From 2010, walang major accomplishment itong mga dredger na to. Kanina yung dredger? Under public works po, sir. Public works? Opo. Ang hindi ho kasi namin maintindihan, if they're dredging, sir, hindi naman ho tayo aabot sa ganito. Silted po talaga yung lugar, sir. Pero it's been how many years? More than 10 years na walang malaking major desilting na nangyari po sa province. So, naipon po na naipon yan. Meron nga ho tayong dredger, hindi ho natin pwedeng sabihin may performance po to dahil 2 beses sa 1 linggo at 2 hours para nang nagpainit ng makina itong mga to para patakbuhin. Okay, so... If they have accomplishment, there must be a spoil. That's another... So, ayusin natin yung dredger. Apo. What now? Pag then, naayos natin yung mga dredger o kumuha tayo ng bago, ano ngayon ang gagawin natin? Napapasalamat po ako, sir, dahil naghahanap kayo ng talagang permanent solution. Malaking pabor po sa probinsya yan. Napapasalamat po kami. Oh. There's other study or what study that we can present po okay, para sa permanent. Let's put that. Ito, I'm sitting here, nakaharap po kayo lahat. Ayusin natin yung mga dredger niyo. Malapasalamat po kami doon. Ano ngayon ang susunod natin gagawin? Sir, ito po. Meron po kaming Korean loan to clear up the downriver para po bumaba yung tubig. So sana po matuloy na yon. We have finished phase 1 and phase 2 nasa NEDA na po. Kung sakali pong susuportahan nyo po, the Koreans po will do a big loan, will do po a big flood control po downriver to help the water come out. What is the... ODA po yan. No, wait. What is the program? Where is it located? Malolocate po siya. Apo, malolocate po siya sa bayan po ng Santo Tomas, Minalin, Makabebe, and Masantol. We will widen po yung third river, which is one of the largest draining tributaries po, with slope protection. So yun po talaga, tuloy-tuloy po. Kakalkalin po yan and it will be moved to the side. Here's the problem. Kung hindi maayos yung downriver ng Bulacan, kahit may slope protection yan, kahit pinaano mo yan, hindi pa rin mababa yung tubig. Kahit na ayusin natin yung ilog ninyo, palaparin natin, maglalagay tayo ng slope protection, kung hindi lumalabas yung tubig dito sa baba, babalik. Hindi pa rin lalabas yung tubig dito sa inyo. Ay, lalabas po yung tubig once we do this. Because but the it, well, well, river is one of the main, okay. Let's go back to the beginning. The reason that ang dahilan kung bakit yung ilog ay hanggang ngayon ay masyadong malaki pa. Dahil walang mapuntahan. Okay? Dahil, yun, ganito nga, napakalakas ng ulan na puno na nga sa downriver. Kahit ayusin mo yung ilog mo rito, kung wala pa rin pupuntahan yung tubig, pareho pa rin ang problema. Wala tayong na-solve. Pinalaki lang natin yung ilog. Wala nga lalabasan eh. Wala pa rin lalabasan eh. Maybe you can explain it better than me because you're the technical. I think there is a total misconception when I say impounding. Hindi ko naman lulubugin yung buong Candaba Swamp. Out of the 2,000 hectares, we're saying 200 hectares, wala pang 10% ang ilulubog mo lang. So that the remaining portion of Candaba, all season, pwede nyo lang gamitin. Hindi ka pareho ngayon. Ano pwede nyo itanim dun? Wala. Itik lang ang inaalagaan dun eh. No. So I'm saying, out of the 2,000 plus hectares of Candaba, okay, pwede ba yung gobyerno bumili ng 100 or 200 hectares? Kayo na magsabi kung saan yan. And then we will do the impounding doon lang. Hindi yung buong... Oh. I never said impound
water okay. in the whole 2,000.